Sayang ang ganda ko dito sa aming lugar. Ayan, medyo naligo-ligo na rin ako eh. Medyo sumablay yung aking underwater camera. Parang napasukan ng tubig, no? Kaya dami na rin palang puti ng buho. Ang ganda naman ng island na yan. Island pala. Ayan. Ayun, yun. So, ang tawag po namin dito ay Kanabang. So, this is Bulong Island, bayan ng San Jose, bayan ni Harabas, bayan ni Rodagas. Ayan. So, masarap pa pumunta dito pag high tide kasi talagang, alam mo, you will enjoy yung tubig at saka yung taas ng tubig. Kasi pagkati, ang maliliguan mo dun pa sa dulo, ay may nakikita. Guys, Kamovers, nais ko pong magpasalamat sa mga subscriber na talagang nagpapasaya ho sa akin sa mga nakalipas na mga sandali dahil sa suportang binibigay ninyo. And let me thank Mabel TV ng Caloocan. Thank you, ma'am. Kay Sir Carlo at sa Sitoy TV, magandang araw sa iyo. Sa Rust Group Gaming, shout out to May Antonio, to Donid Capo, at mula sa Bahrain, ang ating kababayan mula sa Kalintaan, Mary Ann Rafael de Guzman Turalio. Kay Ma'am Susan Mendoza, magandang araw po sa inyo, ma'am. And thank you, Bernie Santiago, sa kind words na support na binigay niyo sa akin. Salamat po, sir. At syempre sa Jobar na talagang tagahanga din po ng Waikulba. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Hello there sa UAE, kay Maita Purico, Braven AJ ng UAE, Dean Mark Agrigado, at kay Jamie Dina, hello. Kay Angel Tan Aureda, hello. Maribik Magadia, good day sa iyo, kung anumang oras dyan sa inyong lugar. Kay Les Goles, kay Angel Rain ng Hong Kong, magandang umaga. At kay Jaime Ginere at sa Weeping Cooking TV, hello, thank you so much. Lagi ko pong nababasa ang inyo pong mga comments and greetings. Kay Jaika Pakao, thank you so much, Jaika. 1,000 nga lang, masaya na ako. Salamat po ng marami. God bless you. Kay Dorid Gabo, magandang araw. Reynaldo Gonzalez, at syempre sa very supportive na Alfredo Saitana TV. Napakabait po ng tao na yan. Push ng push sa akin. Kay Claire Gonzalez, Princess Margaret Dilag, magandang araw. Kay Sir Sebastian Lanusga Jr. Kay Jaika Laida. Kay Lee Thunder, hello. Kay Rafael Peralta, magandang araw po sa inyo. Alfie Villanueva ng San Fabian, Pangasinan, na supporter po ng Harabas at sumusuporta rin po sa Movers TV kay Rod Agas. Rodora, syempre Rodolfo, Henry Refugio, at kay Stranger Lay. Sa mga hindi ko po nabanggit ngayon, babatiin ko po kayo sa susunod na vlog ko. Talagang thank you. Maraming salamat. Yan sa US, kamusta po kayo? At sa sister ko kay Christina, kay James, at sa UAE, sa Australia, sa Hong Kong, sa Europe, at syempre sa Middle East, magandang araw po sa inyo. At syempre yung mga kababayan ko dito sa Pilipinas. And I know, nasasabik na kayo sa ating bansa. Our country, the Philippines, is always here for you. And ang gusto ko, panalangin ko, tinataas ko sa Diyos na lagi kayong mabuting kalusugan sa estado ninyo at ang family ninyo, at lalo pang maging abundant ang blessing ni Lord sa inyo at mawala ang lahat ng stress nyo sa buhay. I hope that I can share some of my trouble dahil ako din I need to go and move on, no? Kailangang happy tayong lahat.
I wish you and your family a happy day. And keep on moving. Huwag papatalo sa mga hamon ng buhay. Let's all be a winner. All winners. Enjoy! Napakaganda. Siguro, kung matututunan natin yung paggawa ng weaving out of pandan leaves, ay mapapakinabangan natin yung mga dahon. Hindi natin papatayin yung mga puno, pero we will be productive and creative with those leaves na natatagpuan all around. Grabe ang tubig dito, no? Ang linaw. Sobra. Grabe. With this rock formation, I think June and July without typhoon, ano? Ay yun ang best time of the year to be here. Grabe, so close. Ayan. Grabe, no? Wow. Kung ipipicture mo ako with these rocks, with this rock formation, super. Ayan, oh, grabe. Grabe, oh. Harabas! Kamubers! Ganun ba tayo? Ganda, oh. Talagang for your eyes only, kasi hindi mo naman matatapakan talaga pag magkabulan tayo dyan, hindi po pwede. Talagang for our eyes only, binubusog ako ng nature sa mga nakikita ko. Parang ito, wow, this is Pinanga. Pero yung pupuntahan nating Laguna ay Yumpa. So ito ay papunta ng isang seaweed community na paborito kong puntahan. Tahimik na tahimik. High tide kaya nai-enjoy. Ang rock formation. Ano bang pwedeng i-compare ng lugar dito? Comment down below. Isulat nyo nga kung ano yung lugar na may similar. Parang ang sarap umikon doon sa kuweba na yun. Umikon-umikon, no? And, yun. Pwede siguro magkaroon ng diving board dito para babaw sa ako. Sama si JB na nagka-camera man sa atin ngayon. Ito yung mga pagbal na punong-puno pa rin ang punaklak at ito yung sinasabi ko. Yan. Yung isang lagoon na pupuntahan natin, makikita ninyo. Yun, maganda doon. Hindi ko alam ang itsura niya pag high tide, pero nung low tide, super enjoy ako. Kaya ako kung babalikan ko. And finally, I did it. Pero tingnan ko muna yung mga kababayan ko dito sa likod. Sa sila. Yumakpat daw sila ng dito sa last time. Green. Wow. I cannot say more. That is praise God for His grace. Abot kamay! Tingin na!
Hello mga ka-movers, nandito kami sa Minanga, no, Cubito. Tapos dito nanggagaling ang pinakalato na binibenta sa San Jose, sa bayan, ano. May kasama kami, magkapatid si Juhari. Sinundo namin dyan sa baryo. Nagpasama kami kung saan. Sinisisid daw yung lato, eh, no. Ewan, ayun, meron lang nakuha yung bata, no. Malalim ba to? Malalim? Mababaw lang. Diyan meron. Itapat mo nga ako diyan, Jonas. Ay, Mr. Sam, para makasisid din ako. Dito meron dito. Sinisisid lang ako. Wild pine, Risha. Meron dito. Mababaw. Hindi naman seaweed siya lang. Ako ibang seaweed siyo. Titingnan ko. Paano makita to? Kung saan? Nagsisiduli ako. Bakit ganito nakuha? Ganito sa ilalim. Wala akong makita. Wow. Kasama natin ngayon yung Kabunyag family, sila yung may-ari ng lugar. At seaweeds ang industriya nila. Ang pangalan mo ay? Jobert. At si ate ay? Rosita. Rosita. Ang dalawang anak si? Jewel at Jewel. Letter J, ha? Jerome at Jewel. Jerome at Jewel. Biro mo, sila lang yung tao dito, no? Eh, nung pumasok yung bangka, uy, merong tao. Hinahanap namin, eh. Hirap pumasok kasi may mga sanga-sanga yung mabakawan, pero pumasok kami. Pero ang totoo, makikiluto kami. Eh, puro tubig kasi, wala malulutuan. Eh, ngayon, alam mo ba yun? Yun, napakahalaga nun. Kasi itong kakainin namin ngayon, mga ka-movers, no? Binili namin sa Minanga, 100 samut-sari. Eh, pero mo yung 500, ang dami na. Samantalang sa palengke, ay, kakarampot lang mapupuntahan ng 500 piso mo. Ay, dito eh, may ulam na, may pangbalik pa. Ayan. Si Jobert, si Rosita, merong 5 anak na nag-aaral sa, school na, no? Sa Minanga. Nakakapagpaaral sila. Tatlo po sa Minanga. Tatlo sa Minanga. Bariyong ang bulong. Oh, talagang pagsisiwid sa hanap buhay ko yan, no? Okay. Bag, 117 ang kilo. Okay. Pagbasa, ay 20. 20. Ayun. Kaya Ati Malunyo din binibenta. Okay. Ayan. Buti tumaas ang presyo ngayon, ano? Tataas pa nga daw. Tataas pa. Kaya nakaka-encourage. Pagbagsak kasi, ayaw mo na magtalim, eh, no? Ay, eh, pero pag ganyan, kahit na pagod pa, lusong-lusong, eh. Kami kahit magbaba siya, hindi kami kasuko sa... hindi kami kasuko. Di anak mo talaga ganito. Oo. Kaga lang? Kaga lang, no? Bago rin niya ng krisyo na. Kuya o sarwa. Nag-iisda ka pa rin? Naghuhuli ka pa rin ng isda? Opo, may lambat ako. May bangka din ako sa bilang. Sagana pa ang isdaan dito? Opo. Agad. Yun ang maganda. Ngayon parang pawari ko, parang tagbulaklak ng pandan, ano? Oo, oh, meron po. Mabango yan? Opo, dun sa kabila yun. Dun sa may lupa rin. Ito, karating namin yun. Yung lupa rin. Yung nadaanan ko kanina, puro bulaklakan, eh.
Pero di ba ginagawang banig-banig yan? So, yung dahon? Meron din na gumagawa niyan dito? Meron din po, yung matatanda na. Ay, yung matatanda. Oo nga. Sinaunang matatanda mga... Oo, hindi. Sinaunang matanda. Kami, gabili lang din ang banig sa araw. Oo nga eh. Maganda sana, no? Yung patuloy, kaya wala rin may magawa dito na matatanda. Ay, kasi busy na sana. Ah, sabi mo ulam mo, kuray? Opo, sa tatlong buti lang po. Hindi, pasilip lang at dito na rin nahuli. Kuray daw ang ulam. Ayan ang isa sa, yung alimango ba na nakakatakot? Pero masarap, malalaki ang sipit. Pusulin no? Yun ang at, kamay mo, sir. Oo, talagang ano. Sisilipin lang para makita sa camera. Samantalang si Samuel, may asin ka ba, Samuel? Paano mo aasinan yan? Ay, salamat, may asin. Tignan mo, hanap mo, apoy lang. Pero, meron din nga, patingin lang sa camera. Ayan. Kailan mo hinuli yan? Ngayon lang. Malalaki siya. Jaran! Patingin niya ako, ano, mainit kasi, ano. Ayan. Ito mo po yung, ano, yung isa, para ako. Natatakot ako yung bumaba, kasi baka may aroma. May aroma po dito, sir. Wala naman na. Ah, ayan ang kuray. Wow! Ayan ang ulam. Protein. At saka masarap, no? Okay, tapos may isda rin tayo. The best! yan muna ang kwentuhan sa may-ari ng lupa na aksidente kong nakita at nakilala. Nagulat sila na ako ito. Eh, mas masarap yung ganun eh. No? Na talagang ordinaryo sa ordinaryo kayong mga tao na magkakakilanlan. Thank you! Super ganda, kamovers. Pero dito, maputik pa doon. Talagang guaranteed na buhangin na. Iniwan lang namin yung bangka para makaligo. Pero parang malalim talaga. Eh. Pero may area na mababaw. Magilid-gilid siguro tayo. Pag malapit sa may puno, mas mababaw. Ayan. Pag napagod, pwedeng tumungtong doon. Lalim. High tide. High tide, low tide. Buti may case yung ano mo. Cellphone mo. Kaya pa? Kaya mo, parang malalim. Eh. Ano sa tingin mo dito? Kaya mo pa? Sir, hanggang lang ako, sir. Ay, galing ka. Pero mataas rin naman. Kamovers! Welcome to Rod's Lagoon. Wow! Kaya yun lang ipangalan ko sa sarili ko kasi paborito ko yun. Pag ikaw naman, di pangalan mo din. So, ito yung isa sa paborito kong site. High tide ngayon. Though na-discover ko siya, low tide, kaya may sandbar akong natuklasan. Pero this time, titignan ko kung nandiyan dyan pa rin siya. So pupunta tayo dun sa, pag kasi yung maputi na yon, walang mga seaweeds na tanim, kaya clear na clear. Pero dito, makikita mo, tinaniman na rin ang mga tao ang lugar ng tambalang, no? Pero nag-line kayak. Doon eh, liguan natin. So, I think mas nakakaligo ako ng wagas dahil super clean ang tubig. Kitang-kita nyo naman. Na-excite akong mag-dive and mag-snorkel. Yung sandbar na tinutungtungan ko dahil low tide, wala siya ngayon. Still the beautiful one, ala El Nido. Pakita natin. So, ito mamaya ang pool ko. Ito ang aking diving area. Nung pumunta kami noon, talaga ang baba. By 5 o'clock in the afternoon, low tide na. Nakikita nyo na yung pagbaba ng tubig. Hallelujah. Ang ganda. Ito po.
po ay dito pa rin sa Ambulong, sa bayan namin, ang San Jose, sa bayan ni Harabas, at sa bayan ni Ron Agas. Come over. So, muna tayo. Stay muna tayo, Samuel. Okay na tayo dito. Pero ang problema natin, Samuel, saan tayo magluluto mamaya? Kailangan makahanap tayo ng ground. Pero pwede natin libutin muna yung mangroves bago tayo tuluyang sumisid-sisid dito sa ating wow, super! Naghihintay sa atin ang paraintong ito. So talagang high tide, kanya wala yung mga monkeys, no? Noong nakaraan yung dami nilang nag-welcome sa atin. Nanginginain siguro. Ayun, so I think may lupa-lupa doon, pero mahirap kang magluto doon, Sam. Sa batuhan na yan, wala naman tayong lapit pa tayo siguro doon, Sam, ng konti. Ano nakita? Yes. Yung passage, no. Ang daming sea cucumber sa ilalim. Nagdive ako ng konti. Lalim. I thought na mababaw. Lumalangoy pala ako kanina. Yan, naging malikot tuloy. JB nag-snorkel. At ang pag-asa namin si Samuel, wari ko, luto na ang pagkain. Ay, Diyos ko, sarap. Yan na po ang boat namin. Kakain na kami mamaya-maya.